Inyo guys, bagong lahat, Merry Christmas muna. Merry Christmas sa inyo lahat from Weng DIY Shop. Ngayon, meron tayong gawa ngayon, bali tumirik ito, Ford Lynx 2000 model. Tumirik ito sa Clark sa Yokohama. Bali galing ng SCTEX, pumasok siya ng Subic Clark sa Tarlac Expressway. Saktong nakalabas ng Clark South. Pagka exit niya ng Clark South, tapos after 2 kilometers tumirik, hindi na umandar. Bali na rescue ito noong December 24. Ngayon pinuntahan ko ito sa Yokohama. Ngayon dinagnose natin kung anong problema. Bali pagdating doon, dinagnose natin, walang kuryenteng lumalabas dito sa spark plug niya. Walang kuryente. At the same time, dito sa injector niya, walang injector faults. Wala siyang injector pulse dito sa injector niya. Then sinek naman natin na lahat ng fuse niya sa ECU, control unit fuse niya, okay naman. Lahat na connected sa ECU niya, okay naman. So bali ang findings natin guys, dahil maghapon na, alas magagabi na, bali nag-decide ako, tinaw ko ito from Yokohama, Clark Yokohama, tinaw ko dito sa shop. Ngayon, bali ang nakita kong findings dito, akala ko computer box. Sabi ko man, final option ng computer box or crank sensor. Dahil unang-una, hindi ko rin ma-diagnose ito dahil yung adapter niya, iba. Iba ito guys, yan o. Itong port niya rito, iba. Kailan dapat may adapter ka rito, yan o. Itong OBD port niya, dahil wala akong ganito. Kaya nung pagdating dito sa shop, final diagnose ko, nung binuksan ko, ang nakita ko, pinakrank ko, pinaritondo ko, buksan nyo itong pillar oil cap nya. Ayan, nung pinaritondo ko yan guys, nakikita yung camshaft na yan, yung cam, pag mula dun, cam kasi double overhead camshaft ito, bali isa rito sa exhaust cam and then intake cam, bali hindi siya umiikot. So ang predict ko rito, timing belt putol. Pag niritondo mo, dapat iikot itong cam nya. Itong cam nyang nandito sa loob. Ayan, kung nakikita nyo guys, yan. Kakrank mo yan, iikot na yan. Pagkita ko sa inyo guys, kakrank natin. Sabali lang. Ito yung cam lobe nya, yan. Kikita yung cam lobe yan ngayon. Kakrank natin, tignan nyo hindi umiikot. Bali kasi doon, kinrank lang ng kinrank. Basta bigla na lang namatay yun. Total, naputol na rin. Titignan nyo guys. Hindi mo iikot, kaya ang ano natin dyan, ang diagnose result ano natin dyan, putol ang timing belt. So magkakalag tayo ng valve cover, tanggalin itong ignition coil, then lahat ng bolt sa valve cover tanggalin yan, dyan makikita natin. Pero yan ang ano natin, timing belt putol. Tanggalan natin yung ignition coil at na nakatouch itong PCB valve nya. Itong breather hose nakatanggal na, tanggalin na natin ito guys. Alright, ito bali natanggal na natin yung valve cover. Ito guys, buti na lang timing belt. Pero sa under ng makina, wala naman siyang ano eh, wala naman siyang tumutukod. Sana ito na lang problema nito, timing belt na lang. Timing belt nya, bali magpapalitan yung timing belt, recommended nating timing belt, tensioner bearing, cam seal, intake and exhaust cam seal, then crank seal, plus water pump para misana na yung trabaho. Bali yan ang recommended natin. Ngayon, depende pa rin ang magde-decision dyan, depende pa rin sa may-ari kung anong dapat niyang papalitan. Kasi kung walang budget, kung okay naman yung tensioner bearing, ito lang, belt. Kung okay naman yung all seal, belt lang. Kasi kapos nga sa budget eh. So yun naman guys, at least nakita natin. Saka nga pala sa mga naka timing belt dyan, sa mga naka adventure well 300, basta timing belt, dapat sumusunod kayo sa maintenance nya every 80,000 to 100,000 kilometers palitan ng timing belt. May dumating ang customer guys. Ayan, so dito naman na guys, see you na lang sa next video. This is Weng DIY Shop, Merry Christmas. Bye-bye. Abangan nyo na lang yung part 2 niya. Bye-bye.